Magandang umaga po sa inyong lahat at tapos na nga ang araw ng mga holidays at balik opisina, balik trabaho na nga marami sa atin at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, January 3, 2023. Inaasahan pa rin natin no, dahil sa ating patuloy na pagmamonitor itong low pressure area na huli nating namataan na sa 145 km southeast ng General Santos City. Nakikita ho natin na sa may boundary na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan natin ngayong araw, ito pa rin magpapaulan. Makikita ho ninyo itong mga kulay na ito, no? Mga kulay-pulay na ito ay mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan, particular na sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at hanggang dito sa may bahagi ng Palawan. Yung trap o extension itong low pressure area ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at kasama yung Palawan. Base naman sa ating pinakahuling datos, nakikita natin na maaaring pumasok itong low pressure area na ito, pero sa ngayon maliit pa rin yung chance na ito ay maging bagyo. Mas nakikita natin yung posibilidad na itong low pressure area na ito ay malusaw. Kaya lagi ko tayong tumutok sa pag-asa para sa pinakahuling update dito sa ating binabantayan na low pressure area. Samantala, northeast monsoon o hangin amihan na nakaka-apekto particular na sa Luzon at ito magdadala ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley kasama yung Aurora, kasama yung Calabarzon, Bicol Region at pati ho dito sa Kamaynilaan, inaasahan pa rin natin posible po na may mga pag-ulan. Pero bandang tanghali, inaasahan natin na mas gaganda na ho yung panahon. Sa iba pang bahagi ng Luzon, mga pulupulong mahinang pag-ulan naman yung mararanasan. Maliban dito sa low pressure area, wala na tayo iba pang minomonitor na anumang sama ng panahon na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At narito ang ating inaasahang panahon dito sa bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, malaking bahagi ho dito sa may silangang bahagi ng Luzon, kasama na ngayong Kamaynilaan, Calabarzon, Cagayan Valley, Aurora at kayo din sa Bicol Region. Inasa natin ngayong araw, maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon na may mga pagkilat pagkulog naman sa may bahagi ng Palawan, no, kung saan umiiral o nakaka-apekto ang trap ng low pressure area. Sa lalabing bahagi dito sa may western section ng Luzon, inasa natin ang mga pulupulong mahinang pag-ulan. Mapapansin ho ninyo dito sa may bahagi ng Luzon, walang masyadong mga pagkilat pagkulog. Isa ho yan sa mga katangian ng northeast monsoon. Wala pong mga thunderstorms. Normally, ito nga kapag ang umiiral po ay northeast monsoon. Agwat ng temperatura natin sa bahagi ng Lawag na sa 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, 21 to 26 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 24 to 31 degrees Celsius tayo. Habang sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo dito sa Visayas at Mindanao kung saan inaasahan nga natin malaking bahagi ho ng Kabisayaan ay makaranas sa mga pag-ulan ngayon, no? At kaya po paulit-ulit tayo nagpapaalaala lalo na sa may bahagi ng Eastern Visayas kung saan tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, iba yung pag-iingat ho dahil posible yung mga flash floods and landslides. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 26 to 30. Habang sa Cebu, 24 to 30. Dito naman sa Tacloban, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ho ng Mindanao ay makararanas ng mga pag-ulan sa araw na ito dulot ng trough ng low pressure area, habang sa nalabing bahagi ng Mindanao, lalo na sa may western section, posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura din sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 28, habang sa Davao, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Dulot pa rin ang amihan, may nakataas tayong gale warning, particular na nga sa mga baybayin ho ng Luzon, kasama dyan yung mga baybayin sa Ilocos Region, kasama yung Cagayan Valley, kasama din ho dito sa may bahagi ng Aurora, Bicol Region, umaabot ho hanggang Northern Samar. So delikado pa rin maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na ho yung mga maliliit na mga bangka, kaya iwasan muna pong pumalawot dito sa bahaging ito ng ating bansa. Narito naman yung ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Inaasahan natin dito sa Kamaynilaan sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon, mga pulupulong mahinang pag-ulan na mararanasan. Agawat ang temperatura natin, 23 to 31 degrees Celsius. Mga isolated light rains din na mararanasan sa Baguio City. Agawat ang temperatura, 16 to 25 degrees Celsius. Nakikita naman natin, maaaring umiral muli ang shear line at ito ang makaka-apekto sa bahagi ng Legazpi sa may Bicol Region, kaya hanggang Biyernes magiging maulan pa rin sa bahagi ito na ating bansa.
Agwat ang temperatura sa Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, inaasahan natin bandang araw ng Biyernes, gaganda na ho yung panahon. Agwat ang temperatura ay 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao naman, Huwebes pa lang, inaasahan natin posibleng gumanda na yung panahon. Ang agwat ang temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius. Ang araw natin na isisikat, mamayang 6:22 na umaga at lulubog, ganap na 5:39 ng hapon. So, dyan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa Twitter, Facebook at YouTube, gaya din sa ating website, bagong.pagasa.doc.gov.ph, kung saan nga nag-release ho tayo ng mga thunderstorm, mga heavy rainfall advisories. At muli po, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po. Maghanda tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po.